my channel. Ang tanong ni ma'am, napagtawanan ka na ba dahil sa maling English mo? Okay, anong ginawa mo? Anong naramdaman mo? Anong ginawa mo pagkatapos? So share mo na sa comment section natin dito para makapagpalitan tayo ng kuro-kuro at syempre matuto ang bawat isa sa karanasan ng bawat isa. Okay, sa lesson video na to, ito yung pag-uusapan natin kasi bakit nga ba ang mga Filipino na mag-aaral, minsan kahit hindi mag-aaral talagang pag may narinig silang mali, talagang pinagtatawanan. Minsan naman, it's just that tayong mga Pilipino ay talagang mga palangiti tayo, palatawa tayo. Pero syempre kung alam mong parang may mali yata, tapos parang hindi ka ganun ka-confident, talagang feeling mo, eto, parang ako yun, ako pinagtatawa na nila. Okay, so sa learning ng language, kasi nga second language na natin ang English, hindi pwede na sensitive tayo. Okay, ako, nang ina-experience ko yan noong first year college ako. So, kasi nga yung kurso ko inclined into English communication, kaya parang naitutoka na ia-assign na mag-host. So, merong isang campus event noon at ako yung natoka na MC. So, ito tumatak talaga sa isip ko kasi from this moment on, nagsumikap talaga ako. So, patapos na yung program. Tapos, nag-announce ako. Sabi ko, please remain staying in the venue. Tapos narinig ko, pinagtawanan ako ng isang grupo ng mga mag-aaral. Parang mga fourth year na sila. Tapos first year ako noon. So, paisip ako, ano nga ba? Ano nga bang mali sa sinabi ko? Oo nga, may mali. Please remain staying in the venue. So, redundant yung remain at saka staying. Kasi isa lang naman ang ibig sabihin nila. So, hindi naman ako pwedeng umiyak dun or mapahiya. Kasi syempre, pag MC ka, at all times, kailangan nakangiti ka, presentable ka, parang okay ka. Kahit ang sakit-sakit na nung binti mo, kahit may masakit ka na sa likod. So, ngiti ka pa rin kahit nasaktan ka na kasi pinagtatawanan ka nila. So, yung mga ganon. Pero yung moment na yon, syempre, tumatak yun. Kaya lang, hindi ko siya masyadong iniyakan, hindi ko siya masyadong dinibdib, kasi dapat namang itama, may mali. So, yun yung thinking ko. Okay, may mali nga eh. Kaya lang, di ko na mababawi yun eh. So, I will just do better next time. Pagbubutihan ko na lang sa susunod na pagkakataon. Okay, so sa learning ng language, syempre nga, hindi natin siya native language, hindi natin siya first language, kaya prone tayo or kumbaga madalas tayong makaka-encounter ng mga pagkakamali dito. Okay, kaya dito number one, tandaan natin, lakasan ang loob sa pag-i-English. Okay, lakasan lang ng loob yan. Bakit ba? Yung mga atleta, di ba? Sa una, takot rin naman sila. Yung mga manlalangoy natin, mga manlalaro natin, mga editors natin na nagnanavigate ng iba't ibang program sa computer. Hindi rin naman nila kabisado, pero dahil malakas doob nila, kayang-kaya nila. So, gusto nating matutunan yung English, lakasan natin yung loob natin. Hindi pwedeng iyakin tayo or maramdamin tayo. Syempre, open-minded lang na pag, nagkamali ka, sige, di tamain ko. Okay? Kasi syempre, ang mali, tinatama hanggat maaari. This is also the same thing na sinasabi ko sa mga estudyante ko. Pag nagkamali ang kaklase, huwag nating pagtawanan, itama natin. Kasi malay natin sa ibang pagkakataon, tayo rin yung magkamali. Syempre, hindi okay na pagtawanan tayo. Kaya, do not do unto others what you don't want them to do unto you. Ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Pero kung ikaw yung gustong-gustong matuto mag-English dahil feeling mo ay medyo, huli na, nasa kolehiyo na ako, lakasan mo talaga yung loob mo. Okay? 2. Karirin at huwag sideline lang ang pagiging fluent sa English. Okay, ano po ibig sabihin, ma'am? Alam mo yon yung karirin mo dito tapos sideline lang. Syempre magkaiba yung nilalaan mong energy, panahon. Kinakarir mo, iba yon. Pag sina-sideline mo lang, iba rin yon. So, tatanungin kita, ano bang ginagawa mo? Gusto mo maging fluent? Kinakarir mo ba or sideline mo lang siya?
Okay? Nandun kasi yon sa dedikasyon mo na matutunan siya. Di ba tayo ang bilis-bilis nating matutunan yung mga Korean words? Okay? Ikaw, ilang episode na yung napanood mo? Ilang buwan ka nang nanunood ng Korean novela? Ilang taon na actually? Pero pansinin mo, hirap kang makabuo ng sentences. Paisa-isang salita, natututunan mo. Pero yung makabuo ka ng sentences na Korean or maipahayag mo yung sarili mo sa pamamagitan ng Korean language, parang hirap pa. Pero kung titingnan mo, ilang taon na, ilang episodes na, ilang K-drama na ang napanood mo. So, baka doon kasi nangyayari, sideline mo lang siya, kung ano lang yung ma-absorb mo. So, nandito yon sa part ng sideline. Pero pag kinarir mo, ibig sabihin, may mga apps sa cellphone, basa ka ng basa, pakinig ka ng pakinig, tapos talagang sa classes ay kung anong pinapagawa ng guro sa language class mo ay ginagawa mo, talagang, di ba, iba kapag pinagbuhusan mo siya ng atensyon. Parang, di ba, pagka gusto mong sumayaw, gusto mong ma-memorize yung steps, tapos sayaw ka ng sayaw, mamaya ang galing mo na. Bakit? Kasi kinarir mo. Pero kung hindi mo siya sineryoso, baka hindi mo ganun natutunan. Okay? Kasi yung ating language, hindi ba kaya nga ang tawag sa kanya ay English Language Skills. Skills yan. Kailangan ng regular or regular practice. At syempre, yung iyong energy, kailangan ilaan mo dyan. So make it a gift to yourself. Regalo mo na sa sarili mo na talagang, i-dedicate ko ang itong bakasyon na to, halimbawa, or maglalaan ako sa bawat araw ng panahon para matutunan ko, magkaroon ako ng mga input sa vocabulary, sa pronunciation, sa grammar, at talagang gagamitin mo siya. So, nakikipag-usap ka kanino, halimbawa, sa kapatid mo, or sa alaga mong aso, sa alaga mong pusa, pwede kang mag-acting-acting na kunwari ikaw yung host, or kunwari ikaw ay vlogger, pwede kang mag-acting na Miss Universe candidate, sasagot ka ng tanong. So, marami kang pwedeng gawin. Okay? Kaya, career. Karirin na ang pag-aaral, maging fluent sa English. 3. Maging trying hard. Okay, dati pinagtatawan, ang trying hard naman niya. Dito gusto mo matuto, so maging trying hard ka. Kasi kahit malakas ang loob mo, kung hindi mo talaga siya gagawin, hindi ka magiging trying hard, baka mahirapan ka pa rin. So, dyan pumapasok yung mga translations natin. For example, sabi mo, gusto kong matapos na to. I want to finish this. Okay, iba naman yun sa kailangan kong matapos ito. I need to finish this. So, yung mga little, dialogues natin, yung mga common or short dialogues natin sa bahay, sa pakikipag-usap natin, or even pag may message, alam mo yung sa klase ko, ginagawa ko to. Kasi bawat klase, meron kaming class group chat. So, alam ng mga estudyante ko na kailangan nila mag-English kapag meron silang sasabihin dun sa group chat or kapag sasagot sila sa tanong ko. So, nung una, ginagawa nila yon, sumasagot sila Filipino or kung may tatanong sila, Filipino. Pero, nire-remind ko, let's practice. So, natutunan nila, nasanay na sila na kapag nagme-message dun sa class group chat namin ay nag-i-English sila. So, sa akin, okay lang naman kung may mali ang grammar. Ang mahalaga doon na intindihan ko yung content, yung konteksto na sinasabi niya. Tapos, pagdating namin sa klase, so Google Meet na kami, sinulat ko kasi yung mga mali doon sa questions nila or sa query nila, sa sinabi nila. Tapos, pagdating ng Google Meet namin, dinidiscuss ko yon. Pero syempre, walang dropping of names. Hindi nalaman kung sino yung nagkamali doon. So, kumbaga, a regular feedback encounter or feedback session. So, doon natututunan nila yon. Okay? Kaya nga, mahalaga rin na tayo sport lang. Okay ka lang ba na kinokorrect? Syempre, nag-aaral tayo. Magandang open-minded tayo sa mga corrections ng guro natin, ng kapatid natin, pinsa natin, or kung sino yung nagko-correct. Huwag tayong ma-offend, okay? Kasi kaya tayo kino-correct, may dapat ayusin. 4. Kapag nahirapan, huwag susukuan. Okay, nahirapan ka na. Sabihin mo ba, ayoko na nga, tigilan na nga to. Huwag na lang tayong mag-aral nito kasi hirap-hirap na eh. Hindi ganon ang mindset. So, kaya ka nahihirapan kasi lalo ka pang may dapat gawin.
Okay? So, kapag nahirapan ka, huwag ka susuko. Go lang ng go. Kaya nga, di ba sabi nila, try and try until you succeed. Okay, so, huwag ka susuko. Parang mga manlalaro natin, di ba? Ang gagaling ng ating mga manlalaro na Pilipino. So, palagay mo ba magiging mga atleta yan na inilalaban sa international level kung sa umpisa sumuko na sila? So, halimbawa, yung mga sikat na mga beauty queens natin, palagay mo ba hindi nag-training yung mga yan? Dumaan sila sa mga pagsubok at hindi nila sinukuan. Kaya nga yung iba dyan, bago napunta sa ganitong larangan, dati na silang sumali sa mga iba pang mga maliliit o mga simpleng larangan lang. So, dito talaga, huwag ka susuko. Okay? At saka, alam mo naman eh, kung ano yung weakness mo, i-transform mo siya into strength. Huwag kang medyo magiging bulag o bingido na, ah, mahina ako sa pronunciation. So, paglaanan mo ng oras, ano ba naman yung magbuklat ka, makinig ka, anong bigkas ng segue, anong bigkas ng rhetoric, marami, marami kang matututunan. So, innovative, parang ganon, derivative, yung mga words na nai-encounter mo sa kurso mo or sa pag-aaral mo, yung mga common na sinasabi mo, magandang dun ka magsimula. So, thank you so much. Sana maalalayan ka ng lesson video na to. At marami pa tayong gagawin one time. Parang mga vlog yung gagawin natin. Yung meron akong itatanong sa inyo, may papakita ko. Tapos sagutin nyo para ma-practice kayo sa bahay. Okay? Para pagdating ng nasa klase na kayo, medyo komportable kayong mag-English. Doon naman kasi nagsisimula lahat eh, sa maging komportable ka. Okay, ganun ko rin si Nana yung mga anak ko. Pero sila kasi maliliit pa. Ayokong dumaan sila sa naranasan ko na lumaki kasi ako sa tahanan na wala namang nag-i-English. Yung tatay ko, hindi siya nag-i-English. Yung nanay ko, hindi siya nag-i-English. Wala kaming TV, wala kaming internet. So, kumbaga, ang learning nakukuha ko lang talaga sa paaralan. Okay, so, yun, kaya kailangan magsumikap kung ganun yung sitwasyon. Pero yung mga bata kasi ngayon, sa generation ngayon, meron na silang TV, merong internet, may mga tutorials. So, ang dali-dali nilang matuto kumpara sa age ko noon or sa akin noon. Okay, so sikap lang guys. Thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!